Isang dating construction worker ang humihingi ng tulong sa ating programa. Ang kanya kasing sakit, hindi pa niya tuloy ang napapasuri dahil sa kakulangan ng pambayad sa kinakailangan na lab tests. Ang kanyang kalagayan, panoorin po natin. Isang buwan ang nakalilipas ng atakihin sa puso, ang 56 na taong gulang na si Gilbert Liboon. Kwento niya, bigla na lamang siyang tumumba dahil sa pananakit ng kanyang ulo at paninikip ng kanyang dibdib. Pilit na lang siya umanong ni-revive ng kanyang kinakasamang si Jasmine. Hindi rin umano siya agad nadala sa ospital dahil sa kawalan ng pera at inabot pa ng 2 linggo bago siya napatignan sa health center sa kanilang lugar. Nanawagan po ako, humihingi ng tulong sa inyo para sa pinansyal ko, sa gamot ko. May sakit ako ng mga komplikasyon. Ayon sa doktor, kailangang sumailalim sa MRI at iba pang test si Gilbert. Kailangan po ba mag-MRI at pag-X-ray? Wala na rin ako kustos. Isa lang ako ng construction worker at wala na rin kabaw ang asawa ko. Na-ECG na ako pero sabi ng doktor mag-second option ako. Nice na sana niyang mapagawa ang kanyang mga laboratory test para malaman niya ang dahilan ng kanyang sakit. Sa ngayon, naramdaman ko yung sobrang sakit ng ulo ko, ang dibdib ko, bumalik naman at saka baywang ko. Parang mabiak ang ulo ko. Marami pa akong gamot sa ngayon na hindi ko pa nainom. Sana matulungan niyo po ako. At para po sa kanyang problema, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Ginoong Curvy James Camarillo mula po siya sa tanggapan ni Senator Bongo. Magandang hapon po, Ginoong Camarillo. Magandang hapon po, ma'am, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay po ng PTV. At sigayon din po sa inyo, Ma'am Angele, Ma'am Angel. Yes po. Matutulungan po ba natin si Gilbert sa kanya pong mga laboratory test? Yun po, Ma'am, no, nakausap ko na po si Gilbert po regarding po sa kanilang hinihingi medical assistance. And yun nga po, nabanggit po ni Sir Gilbert na kailangan niyo pong mailalim sa mga laboratory procedures like for instance MRI and X-ray. So, recommended na po si Sir Gilbert na sa Amang Rodriguez daw po sila malapit na hospital. So, good thing po dyan sa Amang Rodriguez, meron po tayong tinatabang po dyan na medical assistant to indigent patient or MAE po. So, matutulungan po yan ang opisina ni Senator Bongo na mabigyan po na assistance pang, na magamit po sa mga laboratory ang kailangan. Through MAE po, yung tinatawag po natin na MAE po. Ayun po, nabanggit din po ni Sir Gilbert po na as of the moment, yung kailangan po talaga nila is financial assistance kasi kailangan niya po daw bumili ng maintenance or gamot po daw at saka pamasahe po daw pag napunta sila ng hospital. Kaya po dyan, nirefer na po din natin siya sa DSWD para matulungan po sila ng DSWD through the Office of Senator Bongo Referral and funding po ni Senator Bongo sa DSWD po. Oho, ito nga ho, nabanggit nga po ninyo rin at kanya rin sinabi na marami po siyang gamot na kailangang inumin. Ano ho? At usually kapag mga sakit po sa puso, ang maintenance po nito ay hindi lamang para sa isang buwan, kundi pang matagalan. Yan po ba'y kaya pong suportahan ng tanggapan po ni Senator Bongo? Yan po, Ma'am Angel, no, pag na-refer po nila sa na-refer na po natin sila sa DSWD, of course, meron po tayong tinatawag na 3-month ruling po. Yan po yung guidelines po yan ni DSWD. Pero po, mas maganda po kung makahanap po ng paraan si Sir Gilbert na makahanap din po ng mga public hospital na available po yung mga kailangan po na gamot. Para sa ganun po, through Office of Senator Bongo, yung tinatawag po natin ng guarantee letter ng MAE po, yun po pwede po natin magamit para po sa mga gamot na kailangan po. Okay, sige po, umaasa po kami at sana po yung matulungan natin. Ito pong si Gilbert sa kanya pong karamdaman. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming tawag, Mr. Camarillo. Thank you, Ma'am Angel. Wala nga naman po. At magandang hapon po sa inyo. Yan po si Ginoong Curvy James Camarillo mula po sa tanggapan ni Senator Bongo.
At sa mga nais pa rin dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptv@gmail.com at huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang aming official social media account. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.